So disappointed ka ba guys dahil maingay yung pamo at malakas yung vibration at masyadong mainit dito sa yung air pump? So baka dito ka nagkakamali guys. Nagkamali ka ng bili. So alin ba dapat bilhin? Itong 50 Hz or 60 Hz? So for this video guys, I will give you some tips what you should buy. Ito bang 50 Hz or 60 Hz? So dito sa Pilipinas, yung power supply natin ay 60 Hz, 220 volts. So dito tayo sa 60 Hz. So alam ko, tatanungin nyo kung may nabibili bang 50 Hz dito sa Pilipinas. So mamaya, kapakita ko sa inyo yan. So what will happen if you use this 50 Hz to your 60 Hz power supply? So ang unang problema, masyadong mainit yung mga pump natin, lalong-lalo na dito sa air pump. Siguro dito sa ating submersible pump, hindi siguro natin masyadong napapansin yan dahil nakasubmerge naman to. What if dito sa air pump? So mas lalong iinit yan, malakas yung vibration at napakaingay. So ayaw natin yan. So dapat alam nyo kung alin yung bibilhin. So ngayon, saan ba tayo makabili ng 50 Hz na pump? Which is yun yung dapat na hindi natin bilhin. So marami yan dito sa Lazada at sa Shopee. Meron din ibang pet shop na nagbibinta ng ganyan. Tingnan natin. Huwag kayong bibili ng 50 Hz na pump guys. Kasi ang mangyayari dyan, lalakas yung ikot niya. Bali, hindi na normal yung RPM niya. Yan yung magkukos ng vibration at ingay at masyadong mainit ng ating mga pump. So itong pump na to guys ay galing China. Ayan, baka magkamali kayo. Yan yung specs niya, 50 Hz lang siya. So dito naman tayo sa air compressor. So yung sealer nito guys ay from Metro Manila. So kung tingnan natin yung frequency niya, 50 Hz. Yan, so dito naman sa Rayo, may dalawang model yan, 50 Hz at 60 Hz. So baka magkamali kayo niyan. Tingnan nyo yung mga label bago kayo bumili. At kung maaari, pwede nyo i-chat yung sealer. So dito naman tayo kay Civilian. So yung frequency niya, 50 Hz is last 60 Hz. So, ibig sabihin, pwede siya sa 50 Hz at 60 Hz na power supply. Kay Aquaspeed naman guys, lahat nakikita ko 60 Hz lahat ng pump niya. So thank you for watching guys. So sa tingin nyo itong tips na to ay nakakatulong sa ating mga peacekeepers. So pati share naman at pati like at subscribe.